Kamusta sa aking mga tagapakinig? Ngayon ay magbabahagi tayong muli ng isa na namang padalang kwento. Kung bago ka lang dito ay maaaring mag-subscribe ka muna. At huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell. Magsimula na tayo. Kamusta po sa inyo? At sa mga kapwa kong tagapakinig sa channel na ito. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Gardo. Yan na lang ang ginamit ko kasi isa rin akong security guard. Taga Bicol po ako at nangyari po ito taong 1997. Ilang taon din akong naging gwardiya sa isang establishmento. Hanggang sa nagkasakit ako kaya kinailangan kong magpagaling ng mga isang taon. Taong 1997 noon nung nakabalik na ako at pwede na ulit magtrabaho. Pero inilipat ako upang maging security guard sa isang compound na pinagmamayarian ng isang mayamang negosyante dito pa rin sa Bicol. Bale, dalawa kami na guard doon. Sa compound na yon ay may isang lumang bahay at may isang lumang building din na hindi namin alam kung ano. Nilulumot na rin ang pader nun at halatang lumang luma na. Nag-hire na lang ng gwardiya ang may-ari kasi ang sabi daw ng mga napapadaan doon ay may mga kung ano-ano daw silang napapansin. May kalakihan din kasi yung compound. May kataasan din yung pader at may barbed wire sa taas pero may mga parte kasing sira-sira na kaya baka may nakakapasok din talaga. May mga drawing at kung ano-anong nakasulat sa pader ng lumang building na magpapatunay na may nakakapasok talaga dito. Pero ang sinasabi nilang napapansin nila kung gabi ay walang kinalaman sa mga ganoon. Pagkat nakakakilabot daw ng mga pangyayari ang napapansin nila. Ang sabi ng kasama kong gwardiya na nauna sa akin ng mga dalawang linggo, may nakapagsabi daw sa kanya na may nakakakita daw na may lumalapag na malaking ibon doon sa rooftop ng lumang building. Nga pala, mga apat na palapag lang ang building at hindi naman kalakihan. Sabi pa ng kasama ko, ilang beses na daw na nangyayari yun na ayon pa sa ilang taga doon, parang isang napakalaking paniki daw ang lumalapag ayon sa mga nakakita. Nung nilibot namin ang bawat sulok ay kapansin-pansin nga na may mga patak ng dugo sa ibang parte at may mga durog-durog na buto na hindi kami sigurado kung sa tao ba o sa hayop. Mga 5 taon na daw kasing abandonado ang lugar na ito. Pinupuntahan lang daw minsan ng may-ari para i-check yung bahay. Pwede pa kasi talagang i-renovate yung bahay kaya kinuha kaming gwardiya dahil balak daw ng may-ari na ipaayos. Bale, ang tulugan pala namin ay sa baba lang ng lumang bahay. Sa may garahe kasi noon ay may dating storage room. At may katabi ding kubeta. So bale, pinalinis lang ang storage room at inayos para maging komportable naman ang pananatili namin doon. Wala naman din akong masabi sa may-ari kasi napakabait talaga nito. Isang gabi, wala kaming magawa ng kasama kong gwardiya na itago na lang natin sa pangalang Noel. Siyempre, tapos naman na kaming maglibot sa buong compound ng 8:00 ng gabi. At nakabantay din naman kami doon. Bale, 10 p.m. at 12 a.m. ang susunod naming paglilibot. Para siguraduhin walang mga kabataang tumatambay doon. Tulad yon ang utos ng may-ari. At pagkatapos nun ay pwede na kaming matulog. Hindi pa uso ang cellphone noon kaya pahirapan din minsan ang manatiling gising. Lalo na kung maubusan ng kape tulad ng gabing ito. Naalala ko pang pinapashoot ko noon ang maliliit na bato sa lata ng sardinas. Sa sobrang wala akong magawa.
nang bigla kaming makarinig ng sigaw sa may labas lang ng compound. Tulong! Tulong! Ang pamangkin ko! Sigaw ng isang ali na halatang sa tono ng pagsigaw niya ay labis yung nag-aalala. Dahil sa may labas lang naman din ng compound, nagmadali kami ni Noel na tignan kung ano ang nangyayari doon. Nung nilabas namin ay nakita namin ang ali na may hawak na flashlight at nakaluhod ito sa may damuhan. Nung nilapitan namin, akay-akay niya sa mga braso niya ang isang batang babae. Nung inilawan ko yun ang flashlight ay nakita kong napakaputla na ng bata. Pero hindi lang yon. Hindi lang napansin ng ali pero may marka ang bata sa leeg nito. May kaunting dugo ang marka na yon na parang tinusok ito ng karayom. At kung titignan yung mabuti, ang hugis nun ay parang marka ng mga ngipin. Yung tipong ang hugis niya ay parang may kumagat doon pero napakaliit ng mga sugat. Sobrang liit ng mga yon na parang mula sa napakatulis na bagay. Parang karayom. Aaminin kong medyo natulala ako noon kasi hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga sugat na yon sa leeg ng bata. Kung nagkataon lang ba ito o ano. Sa banta ko ay mga 10 taon na ang bata. At ayon pa sa tita niya, may binili lang daw sana ito sa tindahan. Nung natagalan na ay sumunod yung tita niya at nakita na lang niyang nakandusay ang pamangkin niya sa damuhan sa gilid lang ng daan. Ang sabi pa ng tita niya ay wala raw rito ang mga magulang ng bata dahil nagtatrabaho sa Maynila. Habang nag-aantay ng tricycle para madala sa ospital ang bata, nagkukumpulan na din ang mga tao doon banda. Nagkapulso na din ang bata kaya laking tuwa namin noon. Pero doon na natawag ang pansin ko ng isang matandang babae. Kakaiba ang tingin nito na parang nanghihinayang na hindi ko maintindihan. At halatang hindi ito mapakali. Ali, ayos lang ba kayo? Nung tinanong ko siya ng ganun ay parang bigla itong natauhan. Oo naman. Nag-aalala lang ako sa bata. Sagot pa nito habang kinikis-kis ang dalawa niyang kamay. Na ginagawa din ng mga taong hindi mapakali. Nung napalingon sa kanya ang mga tao, nalito sila kung sino ang babae. Hindi nila ito kilala. May ilan na nagtanong kung taga saan ba yon at bakit ngayon lang nila ito nakita. May iba namang medyo napasobra at sinabi agad na baka yung babae ang aswang. Pero tumahimik lang ang ali at agad na nagpaalam umalis. Dahil napadaan lang naman daw siya sa lugar na yon. Bago isinakay sa tricycle ang bata ay nagkamalay naman ito. Akala ko talaga ay mamamatay ito dahil wala itong pulso nung unang beses na pinulsuhan ko siya. Pero ang hindi ko makakalimutan ay ang nanlilisik na mata ng ali sa akin. Nagalit yata ito dahil ako yung unang nakapansin sa kanya. Bago pa ito tumalikod at nagpaalam, ay pabulong akong binantaan ito. Ang sabi pa niya, mag-iingat daw ako dahil baka muling magtagpo ang landas namin. Tumahimik lang ako noon. Narinig din yun ni Noel pero hindi ko talaga gustong paniwalaan na aswang ang babaeng yon. At bakit naman niya iiwan sa damuhan ng bata, hindi ba? Pero naging malinaw ang lahat nung nagkita kami ulit ng tita ng bata pagkatapos ng mga ilang araw. Bigla na lang daw palang hinila nung kung anong nilalang ang bata doon sa may damuhan. At agad itong sinakal ng mahigpit at sinubukang
sadpangin ng leeg. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, binitawan daw nito ang bata na parang nakaramdam ito ng takot. Yun pala ay may suot-suot ang bata na proteksyon na bigay pa daw ng lolo niya na taga-Masbate. Sa tingin daw nila ay yun ang nagligtas sa bata. Ayon pa daw sa bata, pagkatapos daw siyang bitawan ng nilalang na yun ay parang hinang-hina daw ito. Agad rin daw itong umalis nung marinig niya ang boses ng tita ng bata na pinaghahanap na ito. Doon na daw siya gumapang palabas sa may kalsada, pero dahil sa pagkakasakal at sa labis na takot nito ay nawalan ito ng malay. Naliwanagan na ako noon at laking pasalamat din sa akin ng tita ng bata. Pero nung gabi din na yun mismo, naglilibot kami sa loob ng compound. Nung makita kong parang may napakalaking ibon na lumapag sa may taas ng lumang building. Kakagaling lang namin doon kaya kahit anong pilit ko kay Noel ay tinatamad na itong tignan ulit yon. Kaya isinawalang bahala na lang namin. Nung natutulog na kami ay nagising kami kasi may masakit sa tenga kaming tunog na naririnig. Yung tipong parang kutsilyo na ginuguhit sa salamin. Mabilis lang yon pero dinig na dinig namin. Ang bintana, pre. Biglang sigaw sa akin ni Noel na nasa taas ng double deck naming higaan. Sa tunog nga nun ay parang may kumikis-kis na matalas na bagay sa jalousy ng bintana. O baka matalas na kuko. Maya-maya pa ay narinig na naming parang winipwersang buksan ng pinto ng tinutulugan namin. Gumagalaw-galaw na ang doorknob na halos mabuksan na yon. Agad kaming bumangon at kinuha ang baril. Pero pagkabangon na pagkabangon namin ay biglang tumigil ang tunog. Lumabas kami at inilawan ang paligid. Sinuyod ko ng flashlight ang compound. Hanggang sa nung inilawan ko doon sa may lumang building, paggalaw ko ng ilaw pataas ay parang may nahagip ang flashlight sa isa sa mga bintana. Nung binalik ko ang ilaw ay kitang-kita namin ni Noel ang isang matandang babae na nakatayo sa may bintana. Nakasilip lang ito na ulo hanggang balikat ang kita, pero nagliliwanag ang mapupula nitong mga mata. Nung tinutok ko ang baril ay agad yung yumuko. Agad naman kaming tumakbo pakyat kahit sobrang kaba na talaga namin. Nung nandun na kami ay walang kahit sinong nandun sa kwarto kung saan namin nakita ang matanda sa ikalawang palapag. Mabilis kaming dumiretso sa ikatlo. At doon namin nakita ang pusang kulay itim na mabilis na tumatakbo. May kalakihan yon. Pinutukan ko yun ng baril pero hindi yun tinamaan. At mabilis na tumalon sa bintana sa ikatlong palapag. Na parang wala lang yun sa kanya. Doon ko lang naisip na baka yun ang matandang babae na nagalit sa akin. Siguro ay sinubukan niya lang kaming takutin pero hindi siya nagpadalos-dalos dahil alam niyang may baril kami. At dalawa pa kami. Kinaumagahan ay pinuntahan pa kami ng opisyal ng barangay. Nagtatanong kung bakit may narinig daw ang iba na pagputok ng baril. Pinaliwanag ko naman ang maayos at maging sila ay naghinalang aswa nga ang nakita namin. Pero hindi na yun naulit pa. Hanggang dito na lang po. At shoutout sa asawa kong si Jessica. Maraming salamat.